Hello guys, easy morning po sa lahat. So, papunta po ako ng Bisyo Kalamba kasi mayroong tayong ano doon. Mayroong Mega Sizzle, no? May andon ang marketing team ng Easy, ng Power Consumerism. So, mayroon akong ibibigay na tips sa inyo habang traffic. So, papunta ako ngayon doon, medyo traffic dito sa may papunta ng Kalamba Bisyo. So, may nagtatanong sa akin, sabi niya na paano ba daw makikita yung future mo, no? Yung future na result na pwedeng mangyari sa kanya. Okay? So, siyempre itong nagtanong na to, ano to, estudyante. Estudyante siya, nag-aral. So, simple lang naman 'yan. Napaka-basic ng tanong niya, pero pag hindi ka marunong mag-analyze at mag-isip ng maayos, hindi mo siya makukuha. Simple lang. Para malaman mo kung anong future na naghihintay sa'yo after mo ng school. So, siyempre, alam mo naman na after mong mag-aral, ang goal mo, di ba? After mag-aral, makatapos ka o hindi, ang goal talaga ng Pilipino ay magtrabaho. Doon tayo naka-mindset eh. Doon tayo sinaksakan ng magulang natin, otak natin, na mag-aral ka na mabuti, makatapos ka o hindi, minsan sasabihin pa siya, galingan mo, pag-igihan mo para makahanap ka ng magandang trabaho. Hindi naman siya masama. Okay naman din siya for survival, no? Para ka lang mabuhay. Pero siyempre, kung may pangarap ka, kasi ang tanong mo sa akin kanina, paano mo makita yung future mo? Simple lang. Kung mayroong kang kilala diyan sa lugar mo o kaya kakilala ng magulang mo na matagal na nagtatrabaho. Matagal na siyang nagtatrabaho, tingnan mo yung future ng tao na 'yon, ng kakilala ng nanay mo or kilala mo. Kung umabot na yan ng 5 years, 10 years, no? 15 years, yung iba nga 20 years, no? Nagtatrabaho, yung iba nga regular, pangarap nila yan, no? So, tingnan mo yung sitwasyon nila, yung future nila. Kung sa tingin mo, may bahay, tama, may sasakyan, nakapag-travel abroad, gumanda yung buhay, yun yung future mo. Yun yung pwedeng mangyayari sa'yo kapag nagtatrabaho ka. No? Kasi after mo mag-rumaduit ng pag-aaral, magtatrabaho ka niyan. So, yun yung maging future mo. Pero, kung sa tingin mo, walang bahay, nangungupahan, nakikitira lang, no, ang tagal lang nagtatrabaho, di ba? Walang sasakyan, nagko-commute, walang saving, minsan nangungutang pa sa'yo, no? Ni trip to Cubao, hindi niya napuntahan. Yung trip na malapit lang dito sa trip to Philippines, hindi man lang niya napuntahan, no? So, pag yun yung buhay niya, na 5 years na siya, 10 years na, 15 years, 20 years, kung yun ang buhay niya, wala pa rin. Panigurado ko, 100% yun yung future na naghihintay sa'yo. 100% yan, okay? Pero, kung mayroon kang nakilala dyan sa inyo na nagninegosyo o kaya networker, no? O kaya maganda yung buhay niya. Siyempre tatanungin mo 'yon kung ano yung ginagawa nila. Okay? Nagni-networking ba 'yan? Nag-negosyo ba 'yan? Kung anong mayroon siya ngayon, no? Tanungin mo. Okay? So, 'yun yung magiging future mo kapag ka makita mo yung ganun talaga yung buhay niya, no? Karamihan sa mga negosyante, sila talaga yung may magandang buhay. Okay? Tingnan mo kung may sasakyan yan, may magandang bahay, baka may pinarintahan pa yan ng mga apartment, marami yung investment. So ngayon, ikaw ngayon mamili. Either ituloy mo yung mindset ng magulang mo na magtatrabaho after mo ng school, or magni-networking ka, or magni-negosyo ka. Okay? Ngayon, kung magninegosyo ka naman, nandun yung risk, no? Risky masyado yung traditional business, nandun yung tututukan mo talaga, nandun maglalagay ka talaga ng tao, kailangan mong inventory, kailangan mo ng malaking puhunan, okay? So, kikita ka rin doon, okay? Yayaman ka rin doon. Kaso, million yung ibibigay mong puhunan doon, bago ka kumita rin ng million. Ngayon, sa network marketing naman, ang maganda kasi dito, kahit nagtatrabaho ka pa ngayon, okay? After mo mag-work, after mo mag-aral, siyempre magtatrabaho ka or pwede mo magdiretso ka na kagad, mag-networking ka na kagad, pwede din yun. Okay? So, ang maganda kasi sa network marketing business, no?
Maliit lang yung puhunan, pero pwede kang kumita ng million. Sa network marketing, mag-research ka, ang daming gumanda yung buhay, ang daming yumaman, ang daming nagkaroon ng sports car, ang daming nagkaroon ng bahay, nagpapagawa ng resort, maraming apartment na pinapapahan. In short, nakapag-travel abroad kung saan-saan nagpunta. Okay? Ako, naka-accountress na ako. So, ang maganda kasi dito sa network marketing, hawak mo yung oras mo. Okay, pero tuloy-tuloy yung education. Talagang hindi siya humihinto yung pag-aaral. Okay? Aralin mo siya, din kumikita ka ng malaki. Gaganda yung buhay mo sa network marketing. So, I do suggest, habang nag-aaral ka ngayon o ang goal mo magtrabaho, unti-unti mong i-change yung mindset mo na walang yumayaman sa empleyado. Tatandaan mo yan. Kapag wala siyang ginagawa na part-time o extra income, never ka pong yayaman. Okay? Itaga mo yan sa bato. Walang yumayaman sa pagtatrabaho. Yumayaman sila, mayroon silang ginagawang part-time na pagdating ng araw, iiwan yung work, mag-full-time na sila sa negosyo na ginagawa nila. So marami akong kilalang ganun. Even sa community namin, ang dami ho. No? Ang daming ganun na yumaman. So, yun naman po yung tip ko ngayong araw na to. I hope marami kang natutunan at isa buhay mo. Ulit-ulitin mong panoorin kung bakit kailangan mo mag-networking sa panahon ngayon. So yun lang. Happy business day sa ating lahat and more power sa ating company. Empowered Consumerism.